Kahit pa man nabubuhay tayo sa bagong milenyo, na ang halos lahat ng mga bagay, lugar at planeta ay napuntahan at natuklasan na. May mga bagay at hayop pa rin na hindi pa natin nakikita at natutuklasan, ang tiyak na lilito pa rin at magbibigay sa atin ng palaisipan kung paano at bakit sila nagkaroon ng pambihirang katangian at kakayahan na maging siyensya ay hindi kayang ipaliwanag. Kaya naman ang ating video ngayon ay natutungkol sa mga hayop na nagtataglay ng kakaibang katangian na maaring ang ilan sa kanila ay hindi mo pa nakikita. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Lyrebird. Ang lyrebird na matatagpuan sa Australia ay talaga namang natatangi at pambihira dahil sa kanilang kakayahang gumaya ng anumang tunog na kanilang naririnig mula sa kanilang kapaligiran. Mayroon silang mga pambihirang mga plumo o balahibong pambuntat na may katamtamang kulay. Kabilang ang mga ito sa mga kilalang mga katutubong ibon ng Australia, bagamat hindi madalas makita sa kanilang likas na kapaligiran. Ang lyrebird ay may kakayanan gumaya ng iba't ibang tunog na naririnig nila sa kanilang kapaligiran kagaya ng bluster. Camera shutter. Tunog ng batang umiiyak at ng tao. Tunog ng chainsaw. Tunog ng kapwa nila hayop. At tunog ng car alarm. Diving Bell Spider. Ang Diving Bell Spider ay natatanging uri ng gagamba na may kakayanan na huminga at mamalagi ng matagal sa ilalim ng tubig. Ang gagambang ito ay walang parte ng katawan na katulad ng sa isda, subalit ang abilidad nila na huminga sa ilalim ng tubig ay kahanga-hanga. Ginigugol nila ang kanilang buhay sa ilalim ng tubig, kabilang ang pagpapahinga, paghuli at pagkain ng biktima, paglalagay ng itlog at marami pang iba. Saglit lamang ang gagambang ito na pumunta sa ibabaw ng tubig upang kumuha at punan lamang ang supply ng kanyang oxygen. Kapag ang gagamba ay pupunta na sa ilalim ng tubig ay lumilikha ito ng isang bula na yari sa fatty substance, at ito ay nagsisilbing storage ng kanyang katawan para hindi ito mabasa. Bukod dito, ang gagambang ito ay may kakayanan din gumawa ng storage ng oxygen at ng kanyang katawan, na yari lamang sa kanyang sapot. Kaya naman ang gagambang ito ay kayang mamalagi ng matagal sa tubig. Cuttlefish. Ang cuttlefish ay isang uri ng isda na nabibilang sa lahi ng squid at octopus. Ang cuttlefish na ito ay may pambihirang katangian dahil may kakayahan itong mang-hypnotize ng kanyang mabibiktima. Ang isdang ito ay may kakayahan mag-produce ng stripe na kulay, dahilan upang makabuo ito ng animoy parang ilaw sa disco ang kanyang katawan. Ginagawa niya ito upang mock up ang akit ng kanyang mabibiktima upang gawing pagkain. Long-wattled umbrella bird. Ang lalaking ibon na long-wattled umbrella ay isang uri ng ibon na may mahabang lalamunan na napapalibutan ng kanyang mga balahibo na maihahalin tulad natin sa isang turkey. Ang ibong ito ay may kakayahang kontrolin ang haba ng kanyang wattle kahit pa ito ay lumilipad. Ang lalaki ay karaniwang may itim na kulay ang baras sa mga balahibo nito. Ang ibong long-wattled umbrella bird ay madalas matagpuan sa mga dalasdis ng timog kanluran ng Colombia at Ecuador, subalit paminsan-minsan ay matatagpuan sa mas mababang mga altitude. Male ribbon eel. Ang uri ng eel na ito ay animoy parang piraso ng tela na naglalangoy sa ilalim ng tubig.
Ang lahat ng Blue Ribbon Eel ay sumasailalim sa isang napakalaking pagbabago sa loob ng kanilang buhay. Sa pagsilang, sinisimula nila ang buhay bilang mga lalaki at kapag sila ay nasa hustong gulang na, lumilipat sila at nag-iiba ng kulay mula asul ay nagiging dilaw ang kulay nila kapag nagiging babae na sila. Honduran White Bat. Ang Honduran White Bat ay matatagpuan sa bansang Honduras, Nicaragua, Costa Rica at Western Panama. Ang Honduran White Bat ay kabaliktaran ng mga karaniwan at nakakatakot na paniki. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral, ang puting paniki na ito ay napaka-cute at ginagawang pet ng maraming tao. Kadalasan, ay makikita sila sa ilalim ng isang malalaking dahon ng puno at sama-sama sila kung matulog. Gulfer Eel. Ang Gulfer Eel ay uri ng eel na may malaki at may malalobo na bibig. Ginagamit nila ang kanilang malalobong bibig upang manghuli at gawing storage ng kanyang mahuhuling pagkain. Venezuela Poodle Moth. Ang Venezuela Poodle Moth ay na-discover sa Venezuela noong taong 2009. Ang Poodle Moth na ito ay mayroong malalaking itim na mata at napapalibutan ng puting mga balahibo sa katawan at pakpak. Ang paru-paro na ito ay sinasabing kaakit-akit at maihahalin tulad sa isang poodle dahil sa kulay at anyo nitong taglay. Okapi. Ang okapi naman ay matatagpuan sa bansang Congo. Ang anyo ng okapi ay maihahalin tulad sa pinaghalong itsura ng giraffe at zebra. Ang okapi ay malapit sa uri ng lahi ng giraffe. Ang bandang bahaging ulo at katawan ng okapi ay katulad ng sa giraffe, samantalang ang bandang likuran at mga paa nito na may stripe na puti at itim ay maihahalin tulad sa isang zebra. Ang okapi ngayon ay kabilang na sa isang endangered species. Basilisk Lizards. Ang Basilisk Lizard naman ay may kakayahang maglakad at tumakbo ng matulin sa ibabaw ng tubig. Ang mga flaps sa pagitan ng kanilang daliri ng paa ay lumilikha ng malaking surface at pocket of air, dahilan upang makatulong ito sa pagsuporta sa mga basilisk upang makatakbo ng matulin sa tubig. Spanish Dancer Nudibranch. Ang Spanish Dancer Nudibranch ay isa sa maraming uri ng sea slug. Ngunit ang Nudibranch ang maituturing na pinakamalaking uri ng sea slug sa lahat. Kung inyong pagmamasdan ang sea slug na ito ay parang babaeng nakasuot ng tanga habang sumasayaw at lumalangoy. Hinahalin tulad din sila minsan sa petals ng orchids dahil sa pagkakahawig nito ng anyo. Hairy Frogfish. Ang hairy frogfish ay mayroong bilugang katawan at may malalambot na balat na natatakpan ng hindi regular na pagkakaayos ng mga dermal spinules na kahawig ng mga buhok. Ang hairy frogfish din na ito ay nagbabago ng kulay depende sa kanilang kapaligiran na ginagalawan, at ito ay tumatagal lamang ng isang linggo upang umangkop sa lugar. Ang isda ding ito ay hindi katulad ng ibang isda na lumalangoy, ito ay kadalasang nakikita lamang naglalakad sa pinakalupa ng karagatan. Glass Octopus. Isa sa mga pinaka-rarest creature na na-capture sa ilalim ng karagatan ay ang transparent na octopus na ito. Kung ating pagmamasdan mula sa mga bahagi ng katawan nito, ay para silang alien fish na nasa ilalim ng karagatan. Jacana Birds. Sa ating sumunod na video naman, ay makikita ang isang larawan ng ibong Jacana. Ang ibon na ito, actually ay kagaya lamang din ng ibang ibon na mayroon lamang dalawang mga paa. Ang inyong nakikitang iba pang paa ay nabibilang sa kanyang mga anak o sisiw na nakatago sa kanyang katawan o pakpak. Isa sa katangian ng ibong Jacana ay ang pagkakaroon ng mahabang legs at daliri sa kanilang mga paa,
dahilan upang madali silang makalakad sa ibabaw ng mga dahon at mga patpat na nasa ibabaw ng tubig. Ang mga magulang ng Jacana ay mapagmahal sa kanilang mga anak. Kapag ito ay nakakaramdam ng panganib buhat sa mga predator, ay agad nilang pinoprotektahan ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang anak sa kanilang mga pakpak. Hagfish. Karaniwan sa mga hayop kapag nakikipaglaban ay gumagamit sila ng mga ngipin o kaya ay mga paa upang makatakbo ng matulin. Subalit ang hagfish ay kakaiba sapagkat ang kanyang ginagamit na panlaban sa kanilang kaaway at mabibiktima ay ang kanilang mga slimes. Ang kanyang mga slimes na inire-release ay umaabot ng 100 beses ang haba sa normal nitong haba. Red-lipped batfish. Ang red-lipped batfish ay mayroong mga pulang lips na kanilang na-extend o napapahaba upang ito ay maging kaakit-akit sa ibang mga isda na kanilang mabibiktima upang maging pagkain. Sarcastic fringe head. Ang sarcastic fringe head fish ay kilala bilang possessive sa kanilang teritoryong nasasakupan. Bukod dito, ang kanilang matutulis na ngipin at malalaking bibig, ay sila nilang ginagamit sa kanilang mga kaaway at mabibiktimang mga isda upang kainin. Sea pig. Ang sea pig ay isang sea cucumber na inihahalin tulad sa isang baboy dahil sa kulay ng katawan nitong pink. Ang sea pig ay matatagpuan saan man bahagi ng karagatan subalit sa pinakamalalim at pinakamalamig na parte ng tubig ito namamalagi. Exquisite crown jellyfish. Ang jellyfish na ito ay nabubuhay ng walang puso, walang utak at walang blood guild. Ang nasabing crown jellyfish na ito ay makamandag at kayang mabuhay ng 1,000 taon. Hammerhead worms. Kadalasan ang isang worms ay mayroon lamang bilugang katawan at may maliit na ulo kumpara sa katawan. Subalit ang hammerhead worm ay may mas malaking ulo kumpara sa katawan na kasing hugis ng isang martilyo. Ito ay delikado rin para sa balat ng tao na pwedeng maka-irritate ng iyong mga balat. African giant millipede. Ang African giant millipede ay hindi poisonous or venomous at hindi banta sa tao o maging sa hayop man. Ang African giant millipede ay ang pinakamalaking species ng millipedes na lumalaki hanggang 15 pulgada. Sa kabila ng nakakatakot nitong kaanyuan, ang millipede na ito ay hindi nakakapinsala sa ating mundo. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli nating kwento.